kabalita ang bumungad sa buong Pilipinas ngayong araw dahil pumanaw na ang kinilalang Bes o Brother Eli Soriano. Ngunit ano nga ba ang dahilan ng kanyang pagpanaw at sino nga ba si Brother Eli Soriano? Dan lamang yan sa pag-uusapan natin sa vlog na ito. Well, gusto mong malaman ang buong kwento? Tara, pag-usapan natin yan. Magandang araw, Pilipinas! Kumusta? Welcome back na naman po muli dito sa ating Munting Channel. At kung first time mo pa lang, hinihingi ko po ang iyong suporta na i-subscribe na ito. At sa vlog na ito ay pag-uusapan nga natin ang buhay ni Brother Eli Soriano. Nakamakailan lang ay pumanaw na sa edad na 73. Ako po ay nakikiramay sa pamilyang naiwan ni Brother Eli Soriano. Kilala si Brother Eli bilang isang matapang na tagapagpahayag ng magandang balita. Kinilala bilang isang multi-awarded international evangelist si Brother Eli dahil sa husay at talino nito pagdating sa usaping Biblia. Kaya minsang sumikat ang programang Itanong Mo kay Soriano dahil nasasagot ni Brother Eli ang ilan sa mga mahalagang katanungan na merong kinalaman sa Biblia, mga paglilinaw ng mga taong nalilito. Ang kanyang tunay na pangalan ay Eliseo Fernando Soriano at pinanganak noong April 4, 1947. Hindi akalain ng marami na magiging isang preacher si Brother Eli dahil ito ay sobrang mahiyain noong bata pa. Nagtatago pa nga raw ito sa ilalim ng kanilang kama every time na merong dumarating na bisita sa kanilang bahay. Pagtungtong ng grade 1, ay nahirapan si Brother Eli na makisama sa kanyang mga kaklase dahil ito nga ay mahiyain. Ayaw niyang pumunta sa paaralan. Kaya sinasadya niyang putikan at dumihan ang kanyang uniforme para meron na siyang dahilan na hindi na bumalik sa kanilang paaralan. Subalit hindi nagtagal at nagbago ang lahat. Biglang naging seryoso ang batang Brother Eli Soriano sa kanyang pag-aaral. Etong naging dahilan kung bakit siya ay nagkaroon at nakatanggap ng napakaraming medals sa lahat ng kanyang subject at naging presidente ng kanilang student council. At hindi lang yan, lagi siyang top-notcher sa kanilang klase. At noong April 7, 1964, nagpabaptize sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus Haligi at Suhay ng Katotohanan or Church of God in Christ Jesus, Pillar and Support of the Truth, na pinamumunuan ni Brother Nicolas Perez. 17 years old pa lamang si Brother Eli nung siya ay magpabaptize at kalaunan ay naging regular worker ng kanilang simbahan. Nakitaan ang passion at dedikasyon sa paglilingkod sa simbahan ni Brother Perez, ang batang Brother Eli. At dahil nga sa kanyang husay, ginawang leader ng ilang mga Bible study at representative ng mga debate laban sa ilang mga church denomination si Brother Eli Soriano. At sa kamatayan ni Brother Perez, nahati sa tatlong grupo ang kanilang simbahan. At ang tanging grupo lamang ni Brother Eli Soriano ang siyang lumago ng lumago. At hindi nagtagal ay pinaregister sa Securities and Exchange Commission ang simbahang pinamumunuan ni Brother Eli Soriano hanggang sa umabot ang panahon na pinangalanan nila itong Members Church of God International o kilala ngayong MCGI. Noong 1980, nakafocus si Brother Eli Soriano sa paglaganap ng kanilang ebanghelyo sa Pampanga. Subalit, kakaunti lamang ang mga nakumbinsi sa lugar na ito at hindi nakalahati ang buong probinsya. Kaya naisip ni Brother Eli Soriano na para makahikayat pa ng maraming tao, kinakailangan nilang pasukin ang broadcast media. At noong 1980, unang narinig sa maraming radio station ang programang Ang Dating Daan o The Old Path. Nakita ni Brother Eli na positive ang resulta ng Ang Dating Daan program sa radyo. Ito ang naging dahilan kung bakit mas lalo pa siyang ginanahan at hindi pa nakontento, kaya pinasok na niya ang broadcast media sa telebisyon. At unang na-ere nga Ang Dating Daan program sa telebisyon noong 1983 via IBC 13. At marami ang nagreklamo kay Brother Eli Soriano doon sa IBC 13.
particular yung ilang mga religious group na nasasagasaan ng kanyang mga katuruan. Etong naging dahilan kung bakit pinaalis ang programa ni Brother Eli sa IBC 13. At noong 2004, nagkaroon ng permanenteng TV channel na UNTV 37 ang mga programa ni Brother Eli Soriano tulad ng Ang Dating Daan, Truth in Focus at Itanong Mo kay Soriano. Dahil dito, mas dumami pa ang mga nasagasaan ni Brother Eli Soriano dahil malayang malaya na siya ngayong ipahayag ang kanyang mga katuruan. At noong 2005, napilitang umalis sa Pilipinas si Brother Eli Soriano dahil sa napakarami na niyang nasagasaan ng mga religious group na nagrereklamo laban sa kanya. Pero ginamit ni Brother Eli ang opportunity na ito para ipalagana pa ang kanyang katuruan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya nadagdagan pa ng mga counterpart ang programang Ang Dating Daan sa loob ng 73 countries sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kasama rito ang mga bansang Brazil, Portugal, Spain, India, South Africa, Saipan at marami pang iba. Subalit sa kabila ng tagumpay na naranasan ni Brother Eli Soriano sa kanyang relihiyon, umani naman ito ng iba't ibang kontrobersiya sa kanyang pagpapahayag ng kanyang katuruan. Katunayan nga, meron itong mga libel cases at napatunayang guilty sa Supreme Court noong 2018. At sa isang article na ito ng Rappler.com na pinamagatang Controversial Christian Preacher Eli Soriano Dies, pinahayag ang ilang mga dahilan kung bakit umalis sa Pilipinas si Brother Eli Soriano. Pinakita dito sa article na maraming final na kaso laban sa preacher na naging dahilan kung bakit napuwersa itong umalis sa Pilipinas. Noong 2006 ay nakatanggap ng order of arrest si Soriano dahil sa isang malubhang kaso na ifinail ng isa sa kanyang mga miyembro na ang pangalan ay Daniel Viridiano. Ito ang dahilan kung bakit nagpiansa ng 240,000 peso si Soriano noong 2008. At samot-saring komplikasyon pa ang nangyari na maaring naging dahilan kung bakit hindi na nakabalik sa Pilipinas si Soriano. Ngunit ganun pa man, naniniwala ang member ng kanilang simbahan na naging tapat hanggang sa huli si Soriano sa pagpapahayag ng kanyang katuruan. At talaga namang hindi natin may pagkakaila na isang mahusay at sikat na preacher at magaling sa debate si Brother Eli Soriano. At kung ikaw naman ang tatanungin, Evager, ano ang masasabi mo patungkol sa taong ito? Well, I think that's all for today's vlog. Para sa marami pang konspirasiya, kakaibang kwento, political issue at mga reaksyon, patuloy lang na tumutok dito. Ako po si Evad PUP. Mabuhay ang bansang Pilipinas! Peace out! Hoo!